Amazing morning! Hello sa inyong lahat. At palakpakan naman natin si Mentor Jessa. No, kagabi lang yan. Sabi niya, Mens, ba't hindi sa team mo? Magka-group rin naman tayo. Okay, so, ayan, palakpakan ulit natin si Mentor Jessa. No? Sabi niya, kulang yan. Talaga nakakatuwa kapag si Mentor Jessa. So, amazing morning movers. Hi po sa inyong lahat. My name is Neil Joseph Riego. Dati po akong empleyado. And right now, nasa harapan nyo, nagsishare ng negosyo. So, hindi ko na papatagalin pa yung ating training. No? Gusto nyo ba mabilis o paligoy-ligoy or bullseye na? Oh, sige, kasi we have a lot of surprises after this training. Okay, so ito, no? Amazing morning muna sa inyo lahat, movers. Amazing morning! Amazing morning! Sino po yung mga lumuwas pa from provinces? Pakitaas po yung kamay. Grabe! Pwede ko bang matanong po si Mets kung saan province po kayo? Yung unang tumaas po ng kamay. Kung saan po ako nakatingin ngayon? Ikaw po yun, yung nakakwintas. Scalar. Oh, Rizal. Oh, Rizal. Grabe, Rizal. May lalaban ba sa Rizal? May lalaban sa Rizal? Oh, sige, Mets. Sige, saan po? Rizal din. Oh, sige, Mets. Laguna. May lalaban ba sa Laguna? As Bicol, Mets? So, as in, from Bicol, diretso dito? Ay, hindi naman, no? Akali ng umaga, grabe yun, no? Palakpakan natin from Bicol. At sa mga nasa bahay lang, nananawagan ako, na nasa NCR lang, no? May taga Bicol po na pumupunta sa atin, so bakit hindi natin magawang magpunta sa office? Okay, so let's start this training na. Very quick lang to, no? So, ayan. So, ito, introduce ko muna yung sarili ko para sa mga hindi pa nakakakilala. Very quick lang po itong topic natin. But I will make sure na may matututunan kayo. And I will make sure na yung ipepresent natin sa inyo ngayon na topic may be familiar but with a twist. Para minsan kailangan nating ma-refresh kung ano yung mga training natin. Diba? Kasi minsan paulit-ulit, akala natin yun na. Kala natin kabisado na natin, pero lalo na sa mga luma, sa mga matatagal na. Sino dito yung mga 2 years and up? Taas po ang kamay. 2 years and up? 5 years going 7 years. Sino yung mga 5 to 7 years na dito? Ah, wala. Lahat to. 1 month? Sino yung mga 1 month? 2 months? 1 year and below. Ayan. So, puro mga bago pala to. Okay, so eto no, let me introduce myself. My name is Neil Joseph Riego. I am from the province of Marinduque and dati po akong empleyado ng Mega World Corporation. Sino pong nakakaalam ano ang Mega World Corporation? Taas po ang kamay. Hindi po yan yung Tom's World. Hindi po yan yung Mega Mall. Hindi po yan yun. Okay, so dati po akong empleyado doon. Nag-work ako as an office staff and then na-promote po ako as an auditor. Okay na? Company. And then, ito naman po, no? Ito po yung work ko before. Para may idea yung iba kung sino ba yung nagsasalita sa kanilang harapan, ang work ko po before is auditor. So, akala nyo yung nag-audit-audit lang, nun po kami sa construction site. Ibig sabihin, yung mga engineers, architects, kasama ko, sino dito mga engineer and architect? Taas po ang kamay. Mga nasa construction worker, taas po ang kamay. Ayan. Ah, nag-construction worker ka, Mens. Palakpakan naman natin. Alam po ang hirap nyo. Okay, so hinahawakan ko rin dati yung mga construction worker. So yan yung mga kahalubilo namin, talagang dirty job sa construction site. So talagang madumi doon. All right? So ito po no, ang nag-invite po sa akin, no, palakpakan naman natin, my very beautiful mentor Diamond and Supercar Achiever mentor Jean Burgos Mantala. Hi, Mens, if you're watching, siya dapat ang speaker ngayon. Sabi niya, pwede daw mag-sub. Sabi ko, yes, Mens, mag-yes lang tayo. Bawal mag-no, Mens, okay? So, si Mentor Jean po ay classmate ko nung college. So, magkaklase kami nung college sa isang subject kasi ako po ay free section. Ibig sabihin ng free section, lahat ng section, sinalihan ko. Para kakilala ko lahat. Hi-hi lang ever since. So para lahat classmate ko. So magkaiba kami ng course, naging classmate ko siya sa accounting yata, if I'm not mistaken. Kasi siya ay marketing ang course niya. So nakilala ko lang din siya and then eventually nung nag-work na ako, nakita ko nag-post siya about business. Tapos
That time, nag-work ako as an auditor nga sa Cubao. Diyan po yung office namin. Tapos umuulan nun, hindi ko makakalimutan, umuulan nun, para mga June yata yun. Umuulan nun, tapos nagpa-Facebook ako. Eh dati kasi hindi pa masyadong uso yung Facebook na sa cellphone. Parang kailangan upo ka pa sa computer. Yung mga ganun, no? So nagpa-Facebook ako sa phone, nakita ko siya, naka-Ford Fiesta. Baliw na ako nun. Sabi ko, Gene, ang tawag ko pa, Gene, anong work mo? Ipasok mo naman ako dyan. And then nakita kami, the rest is history. Okay, so kaya wag po kayong tumigil sa pagpo-post ng inyong mga resulta at ng inyong sasakyan kasi may iba pong nai-inspire dyan kagaya ko lamang. Okay, kasi ang mindset ko noon, bakit siya nagbe-business, ako nagpapakahirap sa work, pero nag-aabang ako ng jeep papuntang Quiapo kasi taga-Sampaloc ako noon. Sino po yung mga dating taga-Sampaloc dito? Taas ang kamay. Oh, palakpakan naman natin dati kong kapitbahay mentor John Henry de Los Angeles. Ayan. So, taga doon po kami. And ayan, oh, in our team, meron tayong 10 car achiever and counting. So abangan niyo yung end. And counting. So as of the moment, meron tayong 10 and counting. Paparamihin natin 'yan by the grace of God. Meron tayong 20 elite club in our team and meron din tayong ilan ba to? Created 8 arising millionaires. Nandito pala. Okay? 8 arising millionaires. So, and also, because of this business, nakakuha po tayo ng sarili nating property. Ayan, mabilisan na lang to ha. Nagkaroon din tayo ng sports car. And ito yung property pag natapos. And then, ang isa po sa nakakatuwa dito, yung talagang mangyayari din yung mamimili ka na lang na gagamitin mong kotse sa parking. Okay? So, ito na, no? Hindi ko napapatagalin. Ito pa, no? Sa mga hindi pa po nakafollow, siningit ko talaga. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakafollow sa ating social media, negosyanteng singkit lang po, Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube, mag-subscribe na. Pag hindi pa po nakakasubscribe, bawal lumabas. Joke lang. No? So, our topic for this afternoon, this night, this morning, depende kung nasa ang bansa ka, if you're watching online, is you to big dreams. Pakisabi nga, you to big dreams. So maybe gasgas na to sa atin. Tama? Kagabi nag-iisip ako, ano bang magandang topic? Pero minsan kasi yung pag tayo, as we go along the journey, lalo na pagka medyo matagal na tayo, kasi this one really strike me the most. Kasi sabi ko, minsan pagka medyo matagal na tayo sa business, we tend to forget kung ano ba yung reason kung bakit tayo nagbi-build. At the same time, ano ba yung foundation? Saan ba nagsisimula? Minsan hinahanap mo, kailangan ng malaking income, kailangan ng malaking cheque, kailangan ng malaking grupo, kailangan ng malaking result. Pero minsan, nakakalimutan mo, sa'yo pala dapat muna magsisimula bago mo hanapin sa organization or sa leaders mo. Tama ba yon? Okay, so itong You to Dreams is tawag dito, basic training in IAM Worldwide, but I will make sure na tayo may matututunan tayo dito. Are you excited, mentors? Yes. Bawal ang acne. Pakisabi nga, bawal ang acne. Bawal ang acne. Ano yung acne? Hindi po yun yung nasa mukha. Okay, yung alam ko na yan. Alright. Sino sa atin yung nangangarap ngayon? I-declare natin. Sino dito yung nangangarap ngayon magkaroon ng ganyan na bundle ng pera na mahuhulog sa kanya? Lahat tayo. Di ba? Gusto niya rin ba ng ganyan? Kahit ako, gusto ko. Di ba? Sino yung nangangarap? Di ba? Na magkaroon ng house and lot. Di ba? Ito, no? May nakita ako ditong house and lot and supercar achiever and diamond mentor. Palakpakan naman natin, mentor Erica Roma Soreda. Di ba? Car at supercar achiever, SUV, sports car. Ano, helicopter na lang ba, mensan kulang? house and lot, lahat na, na-hit na, di ba? So ngayon mga mens, bakit po na umaattend ng training yung taong resultado na? Tama? And ikaw, ilang buwan ka na sa mga nanonood online, no? So I'm talking sa mga nanonood online, lalo na yung mga taga NCR. Pakisabi nga, NCR. NCR. National Capital Region, lalo na po yung mga taga GGS. Pakisabi niyo po yung mga Avida. Ano pa ba? Pro friends. Lahat ng malapit, no? So, mga mens, kung kaya po ng isang diamond mentor and resultado, if I'm not mistaken, taga Pasig pa po, mens, no? Rizal ba yun? Atay-tay, Rizal. Oh. Di ba? Uma-attend ng training. Bakit tayo hindi maka-attend ng training? Tama?
Anong meron? Pati tapos magtataka ka. Mens, mukhang hindi para sa akin yung I am. Diba? Mens, ginagawa ko naman yung lahat. Bakit walang pay-in? Mens, nag-effort naman ako, pero hindi ko na-hit yung goal ko at yung mga result ko. Alam mo kung ano ang sagot? Hindi ka kasi nakikita dito sa training room. Tingnan nyo ito mga mens. O, props ko talaga to. Sino dito? Dala-dala ko talaga yan. Sino dito yung may learning visa? Sige nga mga mens. Sino dito yung may learning visa? Ah, wala pa. Kasi walang incentive na kailangan dito. Last time kasi, kailangan ng incentive. Alam nyo mga mens kung bakit ko ito in example? Last year, namigay ang IAM ng luxury incentive. Noong namigay ang IAM ng luxury incentive, one of their requirements is to have at least, correct me if I'm not mistaken na mga mens, 30 ba? 30, di ba? At least 30 stamps. Ibig sabihin, you should have attended at least 30 trainings. And marami po yung nakahit. If I'm not mistaken, 90 plus yung nakahit ng luxury noon. Lahat sila naka 30 stamps. So ikaw, tanungin mo yung sarili mo, nakailang training ka na? Naka 30 ka na ba? Kasi yung mga nagpa-stamp na yon na nakahit ng luxury incentive, mga years na yon sa negosyo. Ibig sabihin, taon na sa negosyo. Kunwari, ako po, going 6 years. Si Mentor Ikay, siguro, going 6 years din. Sila nagpa-stamp din. Ibig sabihin, yung mga lumang members na ng IAM, nagbibigay sila ng time for training. So bakit tayo hindi makapagbigay ng time for training? Resultado ka na ba? My first car ka na ba? Parang nagagalit yata ako sa mga hindi ko makatid. Parang may personal na hugot yata ito. May sports car ka na ba? Diba? At lalo-lalo, may grupo ka na ba? Pinaka-basic, may income ka na ba? Weekly. Tapos hindi ka umaatid. Tama? So we should attend mga mens. Kasi ito yung mangyayari sa'yo pag umattend ka. Tinan mo, Mentor Shirley May Sibulan. Oh. Ano pa? Ano pa? 1 week, magkano kinita? 1.7. Oh, alam na alam ng lahat. 1.7. Nagte-training? Yes. Yes. Nagko-conduct ng training? Yes. May pa-incentive? Yes. Top mentor na yon. Eh bakit ikaw hindi ka nagpapakita? Okay? So, tingnan nyo ha, ito yung mga gusto nating ma-achieve in the near future. We wanted to be like Mentor Shirley May Sibulan. Nagmi-million weekly. Grabe, no? Million weekly, parang in 7 days. So, kinukumpit ko mga 300K per day. Tama, no? Grabe. Tapos nakamaklari na, may house and lot pa, nagpapa-incentive pa sa iba't ibang bansa, lahat na yata ng bansa nalibot na kulang na lang Mars, Pluto, tsaka Jupiter. Mga yun na lang di pa na, ano no? Feeling ko nga ilalabas na nito, spaceship na eh. Yung travel to Pluto. Sama kayo. 1 million RQB left and right. Mahal ang gasolina papunta doon. Di ba? Ito pa. Oh, ito. Ayan. So, syempre, pasensya na po doon sa mga nakabuluha. Yung team po namin. Baka maghanap sila ng kagrupo nila. Okay, so ito po, no? Coach Mike and Mentor Arian Fernandez. Palakpakan naman natin. Mga mentors po namin yan. O, di ba? Nakalambo. May house and lot. May malaking organization. Nakita niyo yung mega momentum nila? Daig pa yung event ng IAM noon. Sinong nawindang? Ilan? 40 plus na car. Kasama yung supercar, sports car. Grabe, no? Palakpakan naman natin yun. Gusto mo mag... Di ba may pinapakita tayo na... Ano, na... Yung... Ano? Yung... Gusto yung presentation na gusto mo ba yung ganyang kalaki yung grupo mo? Literal na nangyari sa kanila. Tama? Yung may isang buong stadium. Sa ano yata yun? The power of... Ano? Result and rank up. Doon yata yung presentation na yun. And then ito, no? Ito naman, nag-invite sa akin. Palakpakan naman natin. Si Mentor Jean Burgos Mantala. O, di ba? Naka-high-end, top of the line na natatanggal ang bubong na SUV. Di ba? Naka-supercar din na Jaguar. Di ba? And nakakapunta na rin sa iba-ibang bansa at pag nakita mo itong hula, ulo hanggang paa branded. Gusto mo ba yung ganun? So, ito yung mga future natin kapag ka-sineryoso natin yung negosyo. But how?
we will reach that point. Paano natin ma-reach yung point na to? Ito yung basic na nakakalimutan ng lahat. Okay? So I hope kahit gasgas na ito, makinig kayo kasi minsan kailangan mong ma-refresh lalo na kung luma ka na or matagal ka na sa negosyo kasi minsan umaandar talaga yung pagka-acne. Pakisabi nga yung acne. Yung alam ko na yan. Sample, may nagpe-present kahit na matagal na. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga, okay, nagsa-cellphone ka, okay, yung utak mo na sa labas, okay, nagla-laptop ka. Diba? Pero minsan, actually, before ko to i-present, pinapanood ko din yung mga training sa YouTube eh, tsaka sa I Am page. So minsan, nane-neglect nga natin, no, yung mga basic. So ito yung mga basic, okay, yan, you to big dream. And then, mabilis lang itong mga meds. I'm trying to do my best para humaba. Kasi yung last time, napagsabihin ako, iksi daw. So, I'm trying my best para humaba. No, so, you. Pakisabi nga, you. You. You need to have. You first. Okay? So, ikaw, when you are starting the business, you need to have the right mindset. Pakisabi nga, right mindset. Right mindset. Ano ba yung mindset mo as a distributor? Ano ba yung mindset mo as a mentor? Diba? Number one, ay, ba't ganyan? Umanghan. Okay, number one, you should respect your mentors. Okay, diba? So, very important to know how to respect your mentor. Paano i-respect yung mentor? Pag sinabi ni Mentz, Mentz, umatend ka ng training, ano sasabihin? Yes, sir. O, pag nakita mo sa mentor, nagtutok, uhaw na, at client mo pa, anong gagawin? Buhusan daw ng tubig. Buhusan ng tubig. Parang yung ano, yung commercial ngayon, yung No Sweat Summer, mag-grab food, yung tumutuloy yung ano. Nakikita nyo ba yun? Parang ganun eh, no? Okay, next. Bakit ganun yung ano? Hindi naman ganyan yan, Kuya Julius. Pagtsagaan nyo na ho, ha? Medyo nag-overlap. Okay, so, eto no, right attitude. Pakisabi nga, right attitude. Right attitude. Ano ba yung tamang attitude pagdating sa business? Okay? Yan ba yung kapag ka, nagdala-dala ko pa pala to, no? So sana na promote siya, no? Na huwag pa umatin tayo. Kahit walang stamp, mga mens, kahit na notebook lang, papirmahan nyo. Kasi alam nyo, mga mens, no, maisegue ko lang, the reason kung bakit kayo nagte-training, kasi kapag ka may bago kayo leader, o ba meron kayong bago sa organization mo, may babagsak ka kaagad on the spot. Hindi yan para masabi lang na nakaupo. At hindi ka pupunta sa training room kapag ka may leader ka lang nakasama. Tama, may kasama ko o wala, dapat nagte-training ka. Okay, I'm talking sa mga bago, no? So ito, no, right attitude. Ano ba yung dapat na attitude sa negosyo? Okay, one of the attitude that we must have is yung sinasabing never say die attitude. Okay, ano ba yung never say die attitude? Yung kahit ma-reject ka, kahit na normally kasi pagka nag-invite, pag may bago kang invite sa business, tapos hype na hype, sino yung naka-experience nun? Yung may bago kang invite sa business, tapos hype na hype. Mens, may patok ako bukas. May patok ulit. Nakasampung to. Sobrang hype. Sino yung nagkaganong leader? Taas ang kamay. Wala ba? Lalo na pag nagpo-provincial expansion, wala pa. Na-experience ko yun eh. Ako lang naka-experience. Yung pag-provincial, yung hype na hype, parang papatok, ganyan. Tapos walang nag-join sa 10 pinatok. Sino yung naka-experience nung? Kahit tatlo na lang, yung hype na hype, bagong ano, tapos hindi nag-join yung mga pinato. Alam mo yung sasabihin niya, mukhang hindi para sa akin yung business. Tama? Mukhang hindi bagay sa akin yung business. Mukhang medyo malas yata sa akin yung business. At the same time, mga mentors, kaakibat niya yung tinatawag na gratitude of attitude. Pakisabi nga. Yung kahit anong nangyayari, kahit anong problema, na pinagdadaanan mo, dapat thankful ka. Para sa mga bago, mga bago na invite ng invite, walang napapa-join. Alam nyo kung anong mindset nyo? Alam nyo kung anong mindset nyo? Walang nag-aano. Alam nyo kung anong mindset nyo? Dapat ang mindset nyo, at least ako member na. Diba? At least ako member na, may 50% discount ako, wala man ako mapa-join, yung iba nga hindi maka-join eh. Kasi yung 10 kong tinok, walang pan-join. At least ikaw, member na. O, ganun ka dapat. Hindi yung, ay, wala akong mapasali, sayang yung pera ko. Parang nauto ako. Mga mens, hindi ka mauuto. Sa dami ng tao na sa same, lahat to nauto. Lahat kayo nagpauto. Maganda po ang negosyo. Okay, hindi to nauto, hindi to nagpauto lang. It's just that, hindi ka appreciative. And God is teaching you something, which may be to become
grateful. Kasi minsan nakikita natin, kailangan kada talk may pay-in, kada talk may pay-in, kada event may maglalabas ng resulta. Kaya i-check natin at least may leaders ka. Okay? Siyempre, yung iba, nag-iba mga mentors, goal nila every month may card na maglalabas. Well, that's good. Pero minsan may mga attrition din nangyayari, pero at least you still have leaders. Diba? So, kailangan gratitude of attitude. Diba? So, eto, ayan, right beliefs. Okay, ano ba yung mga right beliefs natin dito? Number one, minsan, tinitingnan natin, ang yumayaman lang. Diba? Kailangan yan tumatak sa isip mo. Pakisabi nga, pakitatak. O, kasi minsan, kahit may mga luma na, naririnig ko pa to eh. Ang yumayaman lang daw, yung mga top mentor eh. O, yun yung mga maling belief. Ang nakakahit lang daw ng mga diamond, mga incentive, yung mga luma na. Ang mga makakahit lang daw ng mga yearly incentive, mga millionaires club, mga rank up, ay yung mga may grupo na, which is wrong. Diba? Meron dito mga patunay na mga bago pa lang sa business. Sino yung fastest diamond natin? Ilang months? Ilang months? 6 months, sa pagkakaalam ko. So, ibig sabihin, ilan ba? 5 ba? 6? Baka gawin na natin 5 weeks. Feeling ko may magpa-5 weeks. Di ba? So, ibig sabihin mga mens, mali yung mga ganong mindset, okay, na ang yumayaman lang ay mentor. Aside from that, yung minsan may mga naririnigan ako na ganito, yung mga leader ko na nagtatanong sa akin, mens, paano pag nasaturate na natin ang buong Metro Manila? Bago mo isipin yun, tingnan mo muna kung gano'ng karaming downline mo. Diba? Para maisip mong masasaturate kaya. Baka dadalawa lang ang downline mo or leaders mo. Tapos isipin mo masasaturate agad. That's one of the wrong mindset. So dapat ang mindset natin, this is an equal opportunity sa mga bago, sa mga luma, sa mga bagong sale, sa mga bagong join, sa mga bagong leaders. Kay luma ka, kay bago ka, IM is giving you the right and equal opportunity. Kaya palakpakan natin yung IM Worldwide. Yan. Oh, right skills. Okay, right skills. Ano ba yung mga right skills natin dito? Number one, dapat inaaral mo yung negosyo. Sino dito yung ikaw as a distributor, alam mo kung magkano ang barley? Taas ang kamay. Yung mga bago, kasi lahat, alam nyo kung magkano barley? Okay. Sino dito as a distributor, alam yung komisyon per account? Taas ang kamay. Yung iba kasi, mens, ilan nga yung makukuha pag naka-silver? Mens, ilan nga yung, kunwari, nagtotok, no? Nagtotok, magkano nga yun? Parang doon ka nakafocus eh. Magkano nga yun? 1.5 ba yun? Pag may silver, o 1,000. Diba? So, dapat ang mindset natin is to help kesa dun sa income. Pero syempre, alam din natin kung magkano yung income per account. Kasi pag may nagtanong sa atin, ang hirap kung hindi natin alam kung ano yung binibenta natin. Tama? Okay, next. Ayan. So, this is the mastery of the business. So, anything you know about the business, anything na alam mo just to master the business, you should do it. Okay? Pakisabi nga, you should do it or just do it. Kaninong logo yun? Just do it. Ah, oh, very good. Nakala ko sabihin yun, Nike. Dati basa ko din doon, Nike. Nike pala. Okay? Yan. Next natin. Okay. So, sabi dito, sabi ko nga, gratitude of attitude. Attitude daw is everything. Pakisabi nga, attitude is everything. Sabi dito, okay, kunwari, ganito, no? Normally kasi sa atin, as a member, okay? As a member, pag hindi sinipot ng client, anong mafe-feel? Malolow moral. Tama? Siguro pangit ako. Siguro hindi ako mukhang mayaman, kaya hindi siya nagpunta. O kaya, siguro na-scam ako, baka ano lang yun, yung kuno-kunwarihan, sino naka-experience nun, gagawa ng GC, mens, magbabayad na po, sino naka-experience. Tapos biglang hindi mo pala member yung mga nasa, hindi mo pala friends yung mga nasa GC. Diba? So it's always 90% of how you will react to it and 10% what happens to us. Okay, you should look at the bottle half full rather than half empty. Kasi minsan na nakikita natin is always yung missing sa atin. Okay? Ito pa, sabi dito, I may not be there yet, but I am closer than I was yesterday. Sino dito yung naiinip na? Yung totoo, taas ang kamay. Yung naiinip na. Kasi ang tagal ko mag-training. Sino dito yung naiinip na kasi nagugutom na?
Dahil sino dito yung naiinip na sa result nila? Taas ang kamay. Alam nyo mga mens? Alam nyo mga mens? Sino dito yung naiinip na dito kasi parang 3 years na ako sa IAM, wala pa akong passive income. Parang 4 years na ako sa IAM, wala pa akong first car. Parang 5 years na ako sa IAM, eto pa rin ako, wala pa rin akong grupo. Sino yung nakaka-feel nun? Alam nyo mga mens? Eto lang, totoo to. Wala ka pa man dun, pero malapit-lapit ka na. Why? Eto logic mga mens, logic. Hindi, taga-Bicol po, no? Tama mens, taga-Bicol. Naniniwala ka ba, taga-Bicol? Mens na taga-Bicol. Ano pong name nyo, mens? Yung taga-Bicol, di ba kasya po? Taga-Bicol. Di, ilan mens? Joy! Joy! Naniniwala ka ba, Mentor Joy, na kung ikaw ay maglalakad, totoo to mens ha, totoong tanong, kung ikaw ay maglalakad mula ngayon, papuntang Bicol, ay makakarating ka doon? Tama ano? Makakarating? Yes. Di lang natin alam kung kailan. Tama? Depende sa bilis na lumakad. Pero ang bottom line, makakarating. Pwede yun mga mens. Alam nyo ng pandemic, merong mga naglalakad nakarating ng Pangasinan. Sino nakapanood nun? Yung walang biyahe sa S-Lex, N-Lex ba yun? Basta kung saan yung Papangasinan, doon, nilakad lang nila. Pero nakarating sila, 3 days yata. Di ba? So, ibig sabihin mga mens, hindi ka pa man nakakapunta, mabagal man. Pero dun din ang punta mo. Okay? Kaya wag kang susubo. Pakisabi nga sa katabi mo, wag. Wag. Okay? Kahit gaano kahirap pakisabi, wag. Mga mens, nakita niyo yung video ko kanina. Ini-imagine ko nga, bakit nga pala pinlas pa yung nasunog? Nakita niyo yung video kanina? Nasunugan kaya ako ng sasakyan? Pwede na ako mag-stop nun? Tama? Maliban pa doon, marami pang behind the story yun. Pero nandito ako ngayon. So wag na wag kayong susuko. Okay? Next, a bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. So kung meron ka daw bad attitude, para kang flat ang gulong mo. 'Di ba pag flat ang gulong, tabingi yung kotse, tama? Mabigat iandar, kahit igas mo parang ayaw umandar, naka-drive na ako ng flat eh. Kahit anong drive mo ayaw umandar. So ganun ka din. Kung bad ang attitude mo at may kasama ka sa grupo mo, mahihirapan silang hilain ka. Okay, ang bigat. Yung parang pag meron kang bad attitude na kasama sa grupo, kahit sa hub na lang. Sino dito may mga hub na merong bad attitude sa... Di ba? Di ba parang ang hirap gumalaw? Parang yung ambience na pagka merong may bad attitude dumating sa room, parang may hangin kasama. No? Na pag bad trip siya, mababad trip din ang lahat. Tama? Pero pag may dumating na masayahin, pagdating niya, masaya rin ang lahat. Diba? So anong klaseng mentor ka gusto mong ma-recognize? Yung pagpasok mo, tatahimik ang lahat kasi, ayun na si Mentor Lizette. Ayun na, bangangain na yun. Huwag kang gagalaw, huwag kang ihinga. Yari ka dun. O, diba? So dapat, mabait lang tayo mga mens. Sino dito ang gusto mentor nila mabait? Taas ang kamay. Sino gusto nila mabait yung magiging leaders nila? Taas ang kamay. So kailangan mong magbago ng attitude. Okay? Ayan. So, ayan. We don't see things as they are. We see things as we are. Minsan kasi, kunwari, may mga bagay, no? Eh, bakit kasi dito pa sila nagtayo ng, ano? Ba't pa kasi dito sila naggawa niyang mga, di ba normally sa atin, pagka yung mga, pwede ba sabihin? Yung, di ba, in layman's term, para hindi masagasaan yung iba, yung kunwari, may magandang kalsada, sisirain, no? Alam niyo, yung mga nakakagawa lang, sisirain, tapos manghihingi ulit ng budget, mga ganyan-ganyan, tapos sa tapat ng bahay nyo, ganyan. So minsan, nakikita mo yung problem na yun. Ang tanong kasi, bakit kasi doon ka dumaan? Alam mo, may ginagawa doon. Diba? So minsan kasi, yung iniisip natin, problema sila, ba't hindi mo tingnan yung sarili mo? Ba't kasi doon ka pa dumaan? Alam mo namang maingay doon, ba't doon ka pa pumunta? Alam mo namang lagi nagbabahay dyan, ba't dyan ka pa rumenta? Diba? So, you see things as they are. Minsan kasi tinitingnan, it's all about ourselves. Yung ecology, alam niyo po yun? Ecology, yung pagka bago mag-start yung program, may nagkumakantang prayer, the ecology. Ay, hindi na gets. Ah, sige, ano yun? Oh, doxology. Ecology naman to. Okay, so, di ba yung doxology, marami? Eto siya lang. Siya lang yung kumakanta kasi, me, myself, and I. Ecology, okay? Next, bad attitude will ruin your team. Okay.
Gusto mo ba na masira yung grupo mo? Ayaw. Gusto mo ba na hindi ka magkagrupo? Kung ayaw mo mangyari yun, wala ka dapat bad attitude. Pakisabi nga sa katabi mo, lahat tayo good attitude, ah. Oh, good attitude. Bawal pikon. Bawal pikon. Bawal mainitin ang ulo. Dapat matsaga lang. Matsaga lang. Kapag may leader na pasawa, intindihin, baby yan. Intindihin. Huwag pikon, ha? Okay, kasi dapat mabait lang. Alam nyo, what comes around, goes around. Kung gano'ng kakabait, kahit na nalamang-lamangan ka ng iba, babalik sa'yo yan. Okay, tandaan mo, babalik. Okay? Yan, next. Think, do, and be positive. Alam nyo, itong statement na to, medyo naging negative to eh. Noong mga COVID times, pag sinabing positive, para nakakatakot. Tama? Pero this time, okay lang naman. Okay, so, dapat positive. Paano positive? Mens, hindi ko na-hit yung goal ko. Ikaw as a mentor, okay lang yan. There's always next month. Tama? So, dapat positive lang tayo always. Okay, mens, hindi ako makakata ng training. Though, nakakainis, di ba? Pero kailangan natin i-control yung ating emotion. Be positive lang. Okay lang. May bukas pa naman. Okay, so, laging positive, laging best foot forward. O yan, learn. Okay. Okay, napapahaba ako. Learn. Okay, learn. Learn natin is, in order for you to learn, you must have an empty cup. Pakisabi nga, empty cup. And it requires GLLA. Ano po yung GLLA? Good learning, listening, and lecturing attitude. Ano po ba yung empty cup? Kunwari, no, naka-experience na ako niyan eh. Para sa mga bagong leaders, sa mga bagong movers na galing ng ibang kumpanya, okay, na eh magpapa-mentor ka sa bagong mentor na YEP. Kunwari, no? Normally, na-experience namin, eh bakit ako makikinig dito? Eh, top earner na ako dun sa blada na company. Diba? Tapos, ikaw, wala ka pang car. So, hindi dapat ganun mga mens. Kung yan ay blank na company, kasi recorded, baka makita. Kung yan ay ganyan na company, at ikaw ay nasa I Am Worldwide, number one, magkaiba sila ng spelling. So, magkaiba sila ng pangalan. Number two, magkaiba sila ng registration sa SEC. Tama? Number three, magkaiba sila ng marketing plan. Ngayon, anong pinagyayabang mo kung nandiyan ka sa global? Yung mga ganun, global. Di ba? Anong pinagyayabang mo doon? Di ba? So, it's a different company and a different environment and also a different culture. Tama? Sino na nakarinig sa... Ito, totoo ha? Kasi wag tayong, kunwari, galing tayo, para to sa mga galing na ng ibang kumpanya, ha? Diba? So, wag natin ihahamakin yung mga bagong mentor sa I Am Worldwide na feeling natin, wala pa silang nararating at dahil top earner ka sa global o ano pang mga company dyan, isipin mo, bago ka pa lang din. Okay? Kasi hindi na yon madadala. Hindi ito employment na pagka nag-work ka sa Convergys, yung credentials mo, dala mo pa rin sa mga call center. Mga BPO company, ganyan. Hindi siya ganun. Okay, kasi magkaiba tayo ng culture. Number two, para sa mga bagong sali naman, na you think, baduy, ang I Am Worldwide, kailan kayo, di ba culture natin sa I Am, kailan kayo nakarinig dito ng power? Sige nga. Di ba tahimik? Kru-kru. Kasi hindi natin siya naririnig. Tama? Kailan kayo nakarinig dito ng payaman? Power? Di ba wala? Ang lagi natin naririnig, ano lagi natin naririnig? Amazing morning. 'Di ba? So positive. 'Di ba? So ang culture ng I Am Worldwide ay iba sa iba. Pakisabi nga, ang I Am ay iba sa iba. I Am ay iba sa iba. So we should be very proud of I Am Worldwide. Very professional na network marketing business and at the same time, yung mga package natin, excuse me. Medyo lalo na pag yung may mga executive package, no? Talagang may mga sinabi sa lipunan yung makaka-afford. Tama? So what we are giving is a world-class quality of business. Palakpakan natin yung I Am. Ayan. So, empty cup. Dapat kung ano ang sabihin ni Mens, ano man ang background mo, ano man ang narating mo, ano man ang nakuha mo sa labas, hindi siya nagmamatter sa I Am Worldwide. Alam niyo, mayroon akong leader before, hindi ko napapangalanan. Pulaan nyo na lang, blind item.
may male leader ako before. Sabi ko, "Mens, kailangan mo mag-rank up to Sapphire." Yan ang sabi ko, "Kailangan mo mag-rank up to Sapphire." "Mens, hindi ko na kailangan yan." Ito yung exact word niya. Baka nanonood siya, maalala niya. "Mens, ang dami ko ng awards sa work. Gustong-gusto nga ako ng boss ko. At saka nung nagtatrabaho ako sa ibang bansa, ganito yung mga ganito yung napaka nag-rank na." So ako naman, "Ah, okay." "Ang dami mo palang achiever, sir." Alam mo yung parang bababa ako. Ako na pala yung, ikaw na yung mentor ko. Yung parang ganun. So, mga mens, pag may pinagawa sa inyo yung mentor nyo, regardless of your achievements sa work, sa labas, at sa school, hindi siya nagmamatter sa IAM. Kahit na magna cum laude ka pa, kahit na summa cum laude ka pa, kahit na kumokopya ka pa. Akala nyo cum laude, no? Kahit na kumokopya ka pa, it doesn't matter. Diba? Ang mahalaga, paano mo gagawin yung IAM? Kasi this is a different world. Paano mo nasabing different world? Professionals, nandito. Tama? Yes. Estudyante, nandito. Tama? Yes. Artista, nandito. Tama? Yes. Mukhang artista, nagsasalta sa harapan nyo. Tama? Naisingit lang. Oo. Eh, hawak ko yung mic. Wala kayong magagawa. De, joke lang. So, ibig sabihin, kahit na ano, yung background nyo, kahit na mayaman ka, mahirap, mag-meet tayo sa office na to. Tama? So it doesn't matter kung ano man ang status mo sa labas. Si Small Laude nga. Oh, tita ko na. Tita na nating lahat. Oh, di ba? Oh, na regardless kung ang kaharap ni Mentor Small, oh, yun ang tawag sa kanya. Regardless ang kaharap ni Mentor Small ay top earner, bagong graduate, pwede sila magkita-kita sa event or sa office. Ibig sabihin, this is the greatest equalizer. Okay? So learn the business, okay? You must unlearn what you have learned, okay? So kapag may natutunan ka na sa business, kunwari, pagpe-present, pagtutok, kung ano yung mga sinasabi namin ngayon, kailangan mo siyang, kailangan mo siyang maipasa din. Hindi po pwedeng sa'yo lang. So ano ba yung mga sample na kailangan nating matutunan? IBP. Sino bang marunong na mag-IBP? Taas ang kamay. Hala, 1/4 lang na nandito. Paano kayo makakapagpapayin kung hindi kayo marunong mag-IBP? Basic yun. Sino marunong mag-order dyan? Yung order lang dyan. O, kasi aminin ko, nung nag-pandemic, syempre nasanay tayo online, nung pagpunta ka ng office, paano nga to? Alam mo, nagpapaturo ako sa leader, mets, turuan mo ako. Or kayo nasanay kayo online, di ba? So, ibig sabihin, yung mga baguhan, pagpasok nila dito, hindi rin nila alam kung paano yun gawin. Tama? O, sino marunong mag-punch doon? Taas ang kamay. Marunong. Sino yung marunong mag-encode ng pay-in, ha? Oh, baka kasi kailangan alam nyo yan, mga mens. Pag-encode lang ng pay-in, kasi meron sa amin na-expiran. Copper na nga lang, na-expire pa. Unang-unang pay-in na nga lang, na-expire pa. Nagpa-pay-in sa akin, "Mens, paki-process, di umakapunta." Di, pinrasis ko. Real story to, mga mens, pinrasis ko. After 1 month, bumalik. "Mens, pinanood ko yung video mo, how to encode." Hindi na siya mag-encode. After 1 month. "Mens, 3 days lang." Nakalagay naman sa resibo, di ba? May 3 days nandun. Basa-basa din pag may time. Ayun pa, mga mens, no, pag nagle-learn ka, hindi yung lahat itatanong mo kay mentor. May ganun ako leader, kailangan may sariling palo ka din para ka nag-research, tama? Yung, "Mens, paano gumawa ng Shopee? Mens, paano gumawa ng Lazada? Mens, paano gumawa ng TikTok?" Hindi nga ako nagla-live sa TikTok. "Mens, paano gumawa ng ganito, ganyan, ganon, eBay, ano pa ba?" So ngayon, kailangan, mga mens, may araling ka din. Okay? Kasi hindi lahat alam ng mentor mo. Kasi tao lang yan, may limitation. Lalo na yung mga out of this world. May nagtanong din sa akin, oh, siguro nanonood to online, "Mens, sa website ng super brands, hindi nakalagay ang barley ng IAM." Sabi ko, "Mens, di naman nalang yung box natin, nandun din." Sabi niya, "Hindi, mens, sa super brands website kami nagpunta." Eh, di hanapin mo dun, nagpunta ka pala eh. Sinabi ko ba pumunta ka dyan? Tapos kung problemahin ko ngayon, bahala ka dyan. Hindi lahat alam ng mentor mo. So, dapat mag-research ka din. Bago ka pumunta sa isang bagay, magic si mentor, encyclopedia. Pag may mentor ka, encyclopedia, alam lahat. Tandaan mo, dumaan din siya sa training room. Hindi din lahat naman na ituro sa training room. Kailangan may sarili ka din, di ba? Yung mga nag-ano dyan, tawag dito, yung mga, ano man tawag doon? Yung nag-online-online na nag-a-ads, yung may Shopify before, yung, ano man tawag doon? E-commerce. Tinuturo ba dito?
Di ba hindi? Nagbayad ba sila sa labas? Oh, so ganun din mga mens. Okay? Okay, next, ito. So, kailangan matutunan mo learn the business fast. Oh, sinabi ko na kanina, sino marunong mag-IBP, di ba? Basic. Ano ba 'yung mga basic? How to encode, manual 3.0, protocol. Oh, meron diyan. Meron diyan. May na-encounter ako mga mens last 5 days ago. Sabi niya, "Hello Mentor NJ, pa-order ako ng barley." Sabi ko, "Member na po ba kayo?" "Hindi po, pero 'yung kaibigan ko member. Pinagamit niya sa akin 'yung ID." Eh di wow. Sinong kaibigan niya na ipapa-terminate? So dapat yung mga basic alam natin. Okay? So ito, encoding, manual, inviting, setting an appointment, tee up, closing. Parang ito yung I am 5. Marunong na ba kayo mag-invite? Basic, yan yung heart of the business, inviting. Sino marunong mag-invite? Hala, bakit 1-8 lang yung marunong mag-invite? Diba? So dapat marunong tayong mag-invite. Meron dyan, meron kahapon ako, nag-search ako sa YouTube kahapon, sabi ko, ano bang magandang topic? So nung nag-search ako doon, ang lumabas sa I Am Worldwide YouTube channel, yung inviting skills ni Mentor Gene, inviting skills ni Mentor TJ, so pinapanood ko yun. So dapat alam natin yun. Ito pa, present the business. Yung sinabi ko na kanina, Facebook marketing. Sino ditong hindi pa marunong mag-post? Pakitaas ang kamay. Tuturuan ko ngayon. Libre. I-share screen ko dito. Hindi ka marunong mag-post. Taas ang kamay. Lahat naman yata marunong na, no? O, kahit nga mga lola-lola, nagpo-post na sa Facebook eh, di ba? Ito pa. Facebook, ito. Start small groups. Paano bang small groups? Yung mga napa-join mo, na mga leaders mo, start mo yon. Magkaroon kayo ng small group na hindi basta papayin lang. Dapat may sinusunod kayo na program pag nag-join, ano yung unang video yung ipapakita. Aside from that, mga mentors, kunwari, hindi naman sa mga leaders, hindi sa mga pinapakausap, pwede kang mag-create ng sarili mong groups sa Facebook. Sino marunong nun? Lahat ng mga nakausap mo na, ilalagay mo sa isang groups, and then, dun sa groups na yon, dun mo ibabagsak lahat. O, literal na groups, hindi lang sa small group in offline, pati sa online. Diba? So yun. Okay, next. Ito. Sabi dito, you, so nag-learn ka na. Tama? So yung kanina na sinabi ko, yan yung papaano ka as a distributor. Okay? Kung papaano yung mindset, kung papaano dapat ang ugali, dapat mabait ng isang distributor, and then you learn. Marunong ka na mag-present, marunong ka na mag-IBP, marunong ka na lahat. Tama? And then next is, ituturo mo. Okay? So, ituturo mo. Ngayon, mga mens, mahirap talagang pumunta dito sa teach part kung wala ka namang ituturo. Tama? Kaya kailangan aralin mo talaga. So, paano ka magtuturo? Ito kasi yung mga pitfall. Pakisabi nga, pitfalls. Ano po yung pitfalls? Sige nga. Yan yung kapag pumunta ka sa falls, nakapaka. So, no, wale. Okay. So ito no. Sabi dito, kapag ka may leaders ka mga mens, kunwari may leaders ka. Pag may leaders ka, kunwari nandito may talk sila. First three talks, I do it, you watch. Okay? Hindi yung watch na relo ha. Watch. Manood ka, tingnan mo ako. Okay? Gagawin ko, panoorin mo ko. Yun yung siguro first three. Ganyan ang ginagawa ko kasi nagpo-provincial ako, first three eh. I do it, I do the talk, you watch. Okay? So after nun, nari, nakatatlo na ako, or you do it naman. Ako naman yung manonood. You do it, I watch. Okay? So paulit-ulit lang. Ako yung closer. Kunwari, ako lang sa product. O, diba sa kailangan matuto. Hindi, dati mga mens, ang mindset ko ha, baka kapares ko kayo ng mindset. Ang mindset ko kasi dati, hindi kasi magaling magsalita yan eh. Baka pag hindi yan hindi mag-join. Sino yung ganun din ang mindset? Kaya gusto niya siya yung magtutok. Kasi baka hindi mapajoin, sayang. Mali yun. Isa yun sa mga mistakes ko. Kasi nirarab ko yung chance ng tao na ma-unleash yung potential niya. Kasi nung nag-start din naman ako sa business, if I'm not mistaken, nung nag-start ako sa business, kasama ko sa Mentor Gene, Mentor Ikay, nasa Fortuner kami, naalala niyo yun, mens, parang may barangay hall, tas magtutok ako, pag magtutok ako, bibengbangin ako sa kotse. Mali yung ganyan. So, ibig sabihin, at least, in-explain sa akin, pina-experience sa akin how to
how to present and ano yung mga good side and mga bad side. Okay, so may it be maganda yung pagkakapresent or pangit yung pagkakapresent, hayaan mo lang kasi dun mag-grow yung tao. Okay? And then, after nun, you do it with someone else. So totoo talaga mga mens na hindi porket nandyan si mentor ay forever nang kasama yan. Okay, maghahanap at maghahanap yan ng bagong ibibuild. Kaya kung kasama mo pa si mentor ngayon, kung kasama mo si mentor mo ngayon, pakisabi nga, thank you mentor, yung DR mo. Ayan. Pagpasalamat ka, thank you mentor. Thank you mentor Gene. Kasi, ayan. Thank you mentor Gene kasi nasasamahan ka pa nila hanggang ngayon. Kasi darating ang time, may bago na yung ibibuild at may bago ka na rin ibibuild. Okay, walang forever kay mentor. Huwag kayo masyadong ano dun. Forever tayo magsasama-sama dito, pero yung tututukan, laging may bagong tututukan. Okay? When one teaches to learn. Okay? Pag may isang nagtuturo, most likely, hindi lang isang natututo. Minsan, mas marami pa. Okay? So, ito mga menso. Sabi dito, everything that you are, pass it to your downlines or mentees. So kung ano ka, kunwari, marunong ka na mag, ano to mga mens, huwag naman itong pilo sa potasyo. Ha? Na kung kunwari, mataba, mataba din lahat dito sa team. Kunwari, payat ka, payat din lahat dito sa, hindi naman ganun. Kung ano yung positive about the business. Okay? Kunwari, bulol ka magsalita, kailangan bulol din lahat yung mga leader ko. Ganun. Hindi ganun, ha? Baka kasi mina mindset, no? Okay? Kunwari, mabaho ka, di mabaho din lahat. Hindi ganun. Okay? Kailangan yung, ano lang, yung natutunan mo, positive ka, marunong ka mag-present, nag-a-achieve ka, rank up ka na, ipasa mo yun sa leaders mo. Okay? Okay. So, anything that you've learned, kailangan mo siyang i-teach. Sabi dito, kapag nag-teach ka, you must inspire. Okay? Pakisabi nga, inspire. Inspire! Isipin mo, na-inspire ko kaya at one time yung mga leaders ko? Sige, tanong yan sa sarili mo. Do you think at one point in your life, na-inspire mo yung leader mo? If you think yes, then you're doing it right. But, try to consult your mentor. Try to consult your mentor if you are inspiring. Baka kasi na-inspire ka kasi sarili mo yan. Kasi nga, may attitude ang tao na pag sarili ko na, okay lang. Tama? Di ba ang mga nanay nga, kahit anong pangit ng anak, kahit anong baho ng anak, kahit anong bobo ng anak, pinakamatalino, pinakapogi, pinakamaganda, pinakamabango. Kasi nanay yun. Okay, minsan ganun ka din sa sarili mo. Yung pagtingin mo sa salamin, ah, iba, amazing morning, ganun. Pero pag nakikita ka ng iba, todo na yan. So minsan, try to check it with your mentors. If mens, nakaka-inspire pa ba ako? Nakaka-inspire pa ba yung resulta ko? Okay? Baka kasi may mga ganun tao eh, yung parang taga GGS. hindi taga GGS ha, parang GGS yung term. Oh, bibigyan na naman ng meaning. Yung gandang-ganda sa sarili. Tama? Yung PPS, poging-pogi. Pwede rin GGS din, guwapong-guwapo sa sarili. Ah, di ba? So, kaya minsan ipacheck din natin ha, baka kasi malabo din yung mata. No, may grado na pala. Si Piolo na yung nakikita kada salamin. Iba pala, di ba? Iba na yun. So, nakaka-empower ka ba? Tanong mo yung sarili mo, nakaka-empower ba ako? Nakaka-motivate ba ako? O pag nakita ako, laglag yung tuka? Yung parang kaganon. Nakaganon, papasok pa lang. Mens, wala akong pay-in. Mens, gutom na, wala ba chicha dyan? Oh. Mens, magma-monthly na. So, hindi dapat ganun. Dapat nakaka-motivate ka. Diba? Nagde-develop ka ba? Nag-e-excel ka ba? Ayan, lahat ng nandyan, dapat nakikita sa'yo ng leaders mo or dapat na-feel mo din sa sarili mo. Okay? Alright. O, next natin. Ayan. O, naulit-ulit. Ayan. Duplicate. So, parang, wait. Mali. Nasa teach tayo. Okay, sige. YouTube, yan. You learn and then teach. Okay? Once na may naturuan ka na, what you've learned, you teach. Okay? Next. Ayan. Okay? Next naman, after teaching is duplicate. Sino dito yung may mga car na, taas ang kamay?
Di ba may duplicate key? Tama? So dapat, magkaroon ng kagaya mo sa organization mo. Okay, paano yun? Kung car achiever ka na, dapat may car achiever din sa team mo. Okay? Kung rank up ka na, dapat may rank up din sa team mo. Kung nakakahit ka ng incentive, dapat may makahit din ng incentive sa team mo. So dapat, kung ano ka, maipasa mo yung vision and yung tamang attitude sa leader mo. Okay? Hindi lang leader, leaders. Okay? So ito siya. Ayan. Kapag nagpa-duplicate ka mga mens, ayan. So parang susi. Di ba pag nag-duplicate, pag mali ang duplicate, mabubuksan ba yung pinto? Kailangan exact copy. Tama? Kaya alam mo mga mens, yung ibang mga mentors dito, pati pagsasalita ng mga mentor, kuhang-kuha, pati yung pag ganun ng kamay, yung di ba yung gumaganon? Pati yung pag nag-share, yung gumaganon-ganon. Hindi kasi may mga yung kumaganon, tapos gumaganon-ganon pa. Yung mga ganon, pati yung, pati yung galaw ng dila, kuha eh. Pati wahi ng buhok, kuha eh. Di ba? At alam din kung saan magpo-pause. O, medyo nag-pause si Mets dyan. Lalo na sa mga presentation. Kasi, kailangan makopya talaga ng leaders mo. Okay? Kasi pag nag-share dati, yung mga top mentor, di ba, parang gumaganon-ganon. Yung mga leader, ganon na rin. Yung gumaganon-ganon. Yung, ganito kasi mga Mets. Yung gumaganon. Yayamang kasi. Okay, next. Naalala ko dati din, nung bago kami naglabas ng car, nung bago ako sa IAM, ang si Mentor May, naabutan ko pa yon, nag-start si Mentor May kay Pugo, yung kanyang Honda Jazz, manual. Naglabas si Mentor Jean ng car, manual din. Kasi manual si Mentor May. Naglabas ako ng first car, manual din. Kasi manual yun. O, di ba? Tapos natuklasan namin, pwede naman palang automatic. Nagpapakahirap pa kami, Mens, namatayan ako dun sa kwan. So, pagkasakay ko si Mentor Jean, Jay, pip gear ka na, tapos ang bagal ng takbo mo yung tumipipighak-pighak na yung, alam yun, yung pumipighak-pighak na yung makina, nang nangihingi na ng gear. Diba? Pero grateful kami doon kasi yung mga new leaders ngayon, di na marunong mag-manual. Tama! Hirap na. Pag mens, may lakad, manual yung isang car, hindi makapag-drive. So, grateful kami doon. So, ibig sabihin, ganun ang pag-duplicate. Nakuha namin kay Mentor May yung pag-manual. Talagang mana namin lahat. Kaya ngayon, supercar si Mentor May, nakaka-pressure mamanahin namin lahat. Okay. Okay, di ba? So, yon. So, duplicate dapat, kuha. Okay? Once you duplicate, you delegate. Okay? Delegate. Ano po yung delegate? Sige nga. Delegate. Okay. Ito may eagle. Parang team eagles kay Mentor E kayo. May eagle. Kasi kay Mentor Peach to, hi Mentor Peach, credits to you po sa inyo yung PowerPoint. Nakita ko may pangalan pa niya sa baba. Dinilit ko lang. Ayan. Kapag bakit kayo natawa? May pangalan nga niya, by Precious Grace, dinilit ko muna. Papalitan ko sana, by Angel. Baka mapansin niya, grabe yun ah. Wala man lang copyright. Baka magulat kayo pag lumabas sa live, nakamute na. May cap, di ba ganun pag copyright na mumute? Ayan, so, ayan. Kailangan ma-delegate ng mga mens. A true leader doesn't create followers. Okay? They create more leaders. Tanungin mo, ilan na ba ang rank up sa grupo mo? Ang dami niyong ang pay-in. Wala namang rank up. Tama? Ang dami niyong ang pay-in. Wala namang naglalabas ng resulta. Tama? Ang dami niyong ang pay-in. Eh bakit mag-isa ka lang dito sa seminar room? So, ibig sabihin, hindi mo sila naduduplicate na maging kagaya mo. Okay? So, dapat mga mens, nagde-delegate tayo. Okay? So, ayan o. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. So, kung gusto mo maging leader ka mga mens, dapat alam mo yung daan. Dapat pinapakita mo yung daan at dapat pinupuntahan mo kung ano yung vision mo sa team mo. Kunwari, sinabi mo, Mens, eto ha, alam to ng mga Team Arise. Pag sinabing gigising ng 9, kasama ka dapat sa gisingan. Hindi yung magpapautos ka lang, tapos hindi ka gigising. Pag sinabing magdi-DR tayo, DR challenge, kayo lang, hindi ako kasama. Mentor na ako, hindi ganun. Dapat kasali ka. Pag may sinabing ganitong goal, kasali ka din. Kasi, you do what you preach.
it's difficult to mahirap English, Tagalog na lang. Mahirap magpasunod. It's difficult to pasunod, follow. It's difficult to push someone. Oh, nakuha. It's difficult to push someone if you don't push yourself. Oh. So push and pull. De, ibig sabihin mga mens, kailangan kung ano ka, pinapakita mo din sa mga leader mo. Kunwari, magpapa-DR challenge. So ikaw hindi ka nagdi-DR? Mapapa-question yun. May respect yan sa'yo. Pero may question yun sa utak. Bakit hindi sila kasali? Tama? Kaya we should always show them na kasali din tayo. Kunwari, hinihit din natin. Para it's not, parang it's everybody's game. Parang lahat kasali. You're not alone. Okay? We are all in this together. Okay? So yun. Ayan, 8:30, 7 next start mo. 1 hour and 30 minutes. Napahaba na, Kuya Jules. Delegate means to mentor. O, di ba? Trust, teach application part, and don't rob his chance to be a leader. So pag nag-delegate kayo, hayaan mo silang mag-mom. Hayaan mo silang mag-create ng kanilang organization. O, di ba? I-recognize ko lang yung mga leaders namin. No, it's time para ma-praise din naman sila. No? Yan, si Mentor Jeff na may WITA at BFL. Palakpakan naman natin. Nag-delegate. Si Mentor Harold na may sarili ding team day at saka pag-anap, palakpakan din naman natin. Si Mentor Mads, ayan, may ano din yan, team day din. May mga team bright. So, palakpakan din naman natin. At yung other leaders na hindi ko nabanggit, magpagano na kayo para banggitin din kayo. Alright, so next. Okay, next natin. So dapat ikaw yung light. Okay, sa leaders mo, parang ikaw yung guide para hindi sila madapa. Okay, so yan. Alright, the role of a mentor. The role of a mentor is to guide, to teach, to support, and to encourage. Hindi yung mens. Maglalabas kayo ganun. Maglalabas na ako ng car. Una mo sabihin, saan ka kukuha pang monthly? Kaya mo na ba? May pambayad ka ba ng parking? Paano pag nahatakan ka? alam mo yung leader mo, kinabukasan, left the group na. Pag ganun ka, no? Mens, mag-rank up na ako. Di mo kaya yun, mens. Busy ka nga lagi sa work eh. Huwag ganun. Sabi nga, support. Oo. Para sabi nga, support. Support. Sino dito ang sumusupport? Sa mga leaders. Ano ba iniisip nyo, mens, sa support? Support. Kung ano na iisip ko dito, matatawa na naman. Madali pa naman akong patawanin. Okay. Yung support na yan, naging joke kasi yan pag nagpupunta ng Thailand. Kapun ka! O, ganyan. Support! Okay, so, kapun ka ba ang lahat? Joke lang, okay. O baka, uy, may na-hurt. Hindi ka Pinoy pag di ka kapun ka. Okay, pinapatawa ko lang kayo. Okay, next, multiply! Focus tayo. Dapat daw ma-multiply tayo. So, ibig sabihin, pag ganyan pala kapayat, ganyan lahat. So, pag hindi ko pala nagaganitong katawan, mali. Hindi, joke lang. So, kailangan ma-multiply mo kung ano ka, dumami kayo. Okay, nakita ko lang kasi sa presentation eh. Multiply. Kailangan malaki ulo, ganyan. Tapos kailangan walang damit. At kailangan puno ng gold. Ayan. Nag-multiply. So pag dumami na kayo, no, lahat kayo may cars na, lahat kayo may grupo na, lahat kayo nag-a-achieve na, lahat kayo may supercar na, meron ka ng big network. Okay? Big network. Alam niyo po ba, yan ang key natin. Pag may malaki ka ng network, sino ba ang top 1 ng IAM Worldwide? Mentor Shirley May Cebulan. Meron ba siyang malaking network? Yes. Meron ba siyang malaking net worth? Yes. Kasi pag meron kang network, meron ka ding net worth. So the bigger the network, the bigger the net worth. So pag malaki ang grupo mo, malaki din ang nag-aantay sa'yo na income. Okay? So tanungin mo yung sarili mo. Okay? Yung bang leaders mo ay bilang mo pa sa daliri mo? Taas ang kamay. Sino dito yung ang leaders ay bilang sa daliri? Ibig sabihin, mens, yung income mo,
bilang sa kamay yun, 2,000, 3,000, yung mga bilang sa daliri, no? So, kung gusto mo ng malaking network, mga mens, kailangan may leaders ka. Ito, iba-ibang bansa, nakikita nyo? Iba-ibang nationality. May ganyan ba sa IAM? Yes, kaya nga may branches tayo worldwide eh. Diba? So, yun. And then ito, mga mens, no? Pag meron kang big network, meron kang big income, meron ka ding dreams. Ano ba yung mga dreams natin? Bahay. Okay, yan yung mga mens, ha? Ito, i-reiterate ko. Pakisabi, reiterate. Ano yung reiterate? Sige nga. Ulitin. Hindi yan yung nakaka-irritate yung katabi ko. Nakaka-reiterate yung katabi ko. Ang kulit. Ulitin ko, mga mens, ha? Ang formula. Pakisabi nga, formula. Sa I am worldwide. Ay iba sa formula sa labas. Kasi normally, pag may tinanong ka, no, lalo na yung mga OFW, medyo mga patitos of Manila na, titas of Manila, ang lagi nilang sinasabi is house. Tama? Ang una nilang ilalabas bago mag car. Okay? Ito, mga menso, may natatawa agad. Wala pa po akong sinasabi dito. Ay, naka-headset siya. Uy, sama mo naman kami sa usapan dito. May ka-video call siya. Anong daw? Akala ko sa akin natatawa, may ka-video call pala. Joke lang po. baka i-mute na tayo dito. So, ito, mga mens, no? Normally kasi ang formula sa labas, bahay muna, kahit yung mga kamikamelya lang. No, I'm not against sa mga kamikamelya at saka yung magkakamukha. Yung pag, yun, diba, hindi naman ako against doon, pero one time, ma-share ko lang, no? One time, meron akong pinsan. Sabi niya, dito kami sa ganitong village sa Cavite, hindi ko napapangalanan. Sabi niya, yung kulay yellow na bahay, eh lahat yellow. Sabi niya, yung kulay white na pinto, kasi sabi ko sa may san dito, white na pinto, eh lahat white yung pinto. Lahat dito, yung may gate na blue, eh lahat blue yung gate. Diba? So pare-pareho. Siyempre ang goal natin, yung mga extraordinary. So ito, mga mens, no? Normally kasi yung iba mga leaders nagsisettle sa ganun. Alam niyo ang formula sa IAM Worldwide? First car. Pakisabi nga, first car. First car. May first car ka na ba? May first car ka na? Okay. Tapos nangangarap ka ng bahay? Alam niyo, sabi ni Chinkitan, pinanood ko to eh. Pinanood ko to. Si Chinkitan, in-interview niya si, yung may isang mayaman dun eh, sa YouTube. Napanood ko yan. Pinapanood ko yan yung mga about motivation. Kahit tinan niyo yung history ng YouTube ko. Mga basta about pera, papanoorin ko. Ganyan. Pag hindi pera, what? Ganito, mga mens, pinanood ko si Chinkitan. Sabi niya, ang mga incheck daw, ito, mindset ng mga incheck, di ba normally sa mga Pinoy daw, magbibili muna ng bahay kaysa mag-rent. Tama? Alam niya, sabi niya, if I have 1 million at ibibili ko ng bahay, pag bumili ako ng bahay, it will not give me income. Kasi hindi naman siya nag-generate ng income unless parentahan mo. Tama? So it is called liability. Kasi nagbabawas ng pera sa wallet mo. So sabi niya, I would rather invest 1 million in a business and then after 2 years, it will become 2 million, 3 million and then I have the money to buy the car, to buy the house. Tama? Ganun din ang mindset natin, mga mens. If meron kang hawak mo lang dyan, 100, 200, 300,000, invest it into car. Kaysa i-down payment mo sa sa kung saan na And then that car will produce more cars. And produce even more cars. And produce, like what will happen this night, we have 3 cars. Car achiever tonight. Meron tayong 3 car achievers tonight. Palakpakan natin yun. Diba? Nakaka-excite. So, alam niyo, mga mens, pag nag-invest kayo sa first car nyo, it will produce more and more results in your team. And then if you have more results sa team mo, you have money na. Okay? Huwag mo agad ibili ng bahay. Go for sports car. Okay? Because a sports car will give you even more money and more sports car and more results in your team. And then you can proceed. Ito, disclaimer, kasi merong mga mentors na nag sports car after sports car, house and lot, and then sinabay yung supercar. Kagaya ni Mentor Ikay. Tama, mens, no? O, pwede yun. Palakpakan naman natin. Isa sa mga idol ko yan, Mentor Ikay. So, after ng sports car, pwede ka nang magbahay / supercar. Diba?
Kasi may mga nakakausap akong leaders eh. Mens, gusto kong ilabas agad na resulta, bahay. Kasi hindi ako nababaliw sa mga car. Kasi OFW ako. Tingin mo, Mens, yung laman mo na 30,000 sa dashboard mo ay makakabili ng jealousy or pinto sa bahay. Paano mo mapapalaki yun na hindi ka naglalabas ng result? So, ang paglalabas mga Mens ng result is not a liability. It's an asset. Pangparami siya. But, you should use it in a proper way. Yung iba kasi naglabas ng resulta, gagawin, makikipag-date, patago, wala pa palang pang-monthly. Na imbis na naging asset, ang donate sana yung mga downline, tinuruan, nag-generate pa ng income, adi lalo pang namroblema. Tama. O kaya, may car naman ako, I can go anywhere, any time of the day, and kahit sinong isama ko. Nakalimutan mo, hahataw pa may. Nakalimutan mo, hulugan pala. Akala mo, fully paid. Di ba? So, kailangan gamitin natin siya mga mens. Ang result should be used in a right way to produce more results. Okay? Parang iPad. Pag may iPad ka, gagamitin mo pang present, hindi pang laro. Hindi pang ML. Sa mga nag-ML, pakisabi nga, delete ML! Contra ML! Sa mga nag-ML dyan, hindi nakakayaman. Why? Kung si Mentor May ay umaman sa pag-ML, download ko na agad. San ba? Tara, turuan niyo ako. Pero hindi eh. Hindi yun ang ginagawa nila Mentor May. Tama? Baka si Mentor Ika hindi rin alam yun. Di ba, Mens? Oh, hindi niya alam. Mentor Joyce, alam mo? Hindi rin. Okay, so, yun. Okay, so ang formula natin mga Mens, regular car, ang regular po is consist of sedan and SUV pickup, sports car, house and lot or supercar then house and lot, and then yung mansion mo. Okay, yun yung mga goal natin. Si Mentor May, hindi pa siya tapos sa bahay niya, gusto daw niya yung mansion. Alam nyo, kahapon, napanood ko yung vlog. Okay? Na pagka kasi yung mga mayayaman, pinapanood ko talaga. Kasi na-inspire ako ni Alice Eduardo. Kilala niyo yun? Grabe! Painting pa lang. Parang yung overall na kinita ko na sa IAM. Yung painting niya, grabe! Diba, ang mahal pala ng painting. So doon ako na ma-mindset na, napakaliit ko. Wala pa. Huwag tayong mag-settle. So be careful of what you watch. So, car, sports car, supercar, house and lot, mansion. After nun, bala ka na. Graduate ka na eh. Okay? Yun yung graduate sa atin. Okay? So next natin mga mens. Ayan o. So, you can point a finger but there's a tree pointing back. Ano ibig sabihin yan? Sige nga, i-point nyo nga yung kamay nyo na ganun. Di ba pag ginanon mo, may tatlong nakaurong. Isa nga, apat pa kasama yung hilalaki. Tama? So, bago ka sumisi, ang ibig sabihin niyan, bago mo sisihin ang iba. Okay? Kasi may, sabi ko nga, gratitude attitude eh. Sasabihin nila, hindi ako naging successful, hindi kasi magaling mag-talk yung mentor ko. Hindi ako naging successful, hindi kasi ako ini-invite ng mentor sa office. Hindi ako naging successful, kasi si mentor hindi naglabas ng resulta, hindi ako na-inspire. Hindi ako naging successful, kasi dahil kay ganito, dahil kay ganyan. Eh, hindi mo titingnan bakit hindi ka naging successful sa sarili mo muna. Pag ba nag-login ka, kaninong account yung makikita sa dashboard? Sa'yo ba? O sa downline mo? O sa crossline mo? O sa upline mo? Sa'yo, di ba? So ngayon, minsan, okay, may mga nakakausap ako eh. May nakakausap ako, Mens, magto-2 years na ako sa business, magto-3 years na ako sa business, pero ganito pa rin ako. Wala pa rin akong big income. Wala pa rin akong dreams na nakukuha. Wala pa rin akong network na nabubuo. Tapos, tinanong ko, kanino kayang kasalanan? Eh kasi, may work kasi ako eh. Kasi, may mga problema kami eh. Kasi, may problema sa family eh. Ngayon, kung may problema sa family, sino may kasalanan nun? Sino may kasalanan? Di natin alam, nakakwentuhan nyo ba? Grabe kayo, mapanghusga kayo. Hindi, situation yun. Diba? So, kung may problema doon, hindi siya makakahadlang para hindi mo magawa yung part mo as a distributor. Okay? So, sabi niya, wala po ako na-build na network.
So bakit wala kang na-build na network? Eh kasi yung leader ko po, lilima lang. Eh bakit lilima lang? Basically, hindi na siya sumagot. Honestly, hindi na siya sumagot. Pero sa utak ko, eh kasi wala ka namang minultiply. Kasi kung 2 times 2, ilan? 4 times 2? 8 times 2? Oh, nakakailan pa lang tayong hakbang, nakaka 16 na agad. Eh bakit lilima lang yung leaders mo? Ibig sabihin, ano to? Ayan oh. Wag muna yan. Ibig sabihin, hindi ka nagmumultiply. Eh bakit wala kang na-multiply? Kasi wala kang na-delegate. Okay? Wala kang na-delegate. Kasi wala namang kagaya mo na na-build. Wala namang kagaya mo na marunong mag-talk. Wala namang kagaya mo na magaling magsalita. Wala namang kagaya mo na nagkaroon ng result. Eh bakit hindi sila nagkaganon? Kasi hindi mo naman sila tinuruan. Tama? Hindi mo sila tinuruan. Eh ba't hindi mo sila tinuruan? Eh kasi mens, hindi naman ako pupunta ng training room kung ako lang mag-isa, wala akong leaders na kasama. Paano ka bibigyan ni Lord kung sarili mo hindi mo madala? Tapos gusto mo may dadalhin ka, tama? Parang ganito lang yan. Gusto mong turuan yung isang taong magpapayat tapos ikaw ang taba mo. Tama? Yung mali yan. O, yung alam mo yan, laki-laki mo, pupunta ka sa gym, di ganyan. Saan laki-laki mo? Di ganyan magpapayat. Yung parang ganon. Kasi mahirap magturo kung ikaw mismo hindi mo naturuan yung sarili mo. Tama? Kaya wala kang naturuan kasi ikaw mismo hindi marunong. Yung puro ano ka, puro hindi ako attend ng training kasi wala naman ako leaders. Eh paano ka bibigyan ni Lord ng leaders kung yung sarili mo na nga lang, hindi mo pa matrain? Tama? Tapos gusto mo magte-train ka pa ng iba. Tama? Does it make sense? Okay, next. Ba't wala kang tinuruan? Eh, wala naman akong alam. Wala naman akong alam. Lululili lang ako, mens. Lululili. So, wala kang yung pag-trip kong umatid ng training, trip. Pag-trip kong makinig ng mga tinuturo ni mentor, trip lang. Pero hindi masyado. Ayoko ng pressure. Ayoko ng ma-stress. It's not good for my health. Mga ganun, no? Baka magka-cancer pa ako, eh. Kaya nga may barley. Para pangontra. Di ba? So, bakit wala kang na-learn? Ba't wala kang na-learn? Hindi naman dahil sa bobo. Meron kasi mga slow learner din eh. Hindi naman doon, dahil hindi ka umaattend ng training. Dahil pag pinapa-attend ka ng training, acne ka. Dahil pagka pinapa-attend ka ng training, may date ka. Dahil pag pinapa-attend ka ng training, lagi kang may sakit. Masakit ang ulo, may dysmenorrhea, merong ano pa, may vertigo, lahat ng pwede. May rayuma, may GERD, may regla, ano pa? Diba yung dinadat na, buntis ako, mens. Mga ganon. So, sana at tuwing magte-training, buntis. Ano, pusa, every 2 months na ang anak. Diba? So, meron pa mga ano dito? Laging buntis. Mens, mag-duplicate ng tao, ha? Ng leaders. Hindi ng, baka ibang duplicate nga ang gawin. Yung nakitang kahulma, dapat kamukha ko. Mga lima. Gawin kong leaders. Hindi. So, mga mens, it all boils down to you. Pakituro nga yung sarili mo, ganun. To you. Tanong ko lang, satisfied ka na ba sa result mo? Kasi ako, honestly, hindi. Satisfied ka na ba sa result nyo? Satisfied ka na ba sa laman ng bank account mo? O, eto. Maglulunis na naman. Eh, wag na tayo lumayo. Nung Friday na lang. Satisfied ka ba sa cheque o laman ng e-wallet mo? Sino may kasalanan? Kasi kanino nakapangalan yung cheque? Sa'yo. Kung sa akin nakapangalan yung kasalanan ko. Pero kung gusto nyo yung ipangalan sa akin lahat, okay lang kahit kasalanan ko. Di ba mga mens? So before we blame it to others, check yourself first. Ang daling mamuna ng iba. Ay, tamad si ganyan. Hindi nagtotok si ganyan. Ikaw ba may talk pa? Tama? Ay, hindi pa rank up si ganyan. Grabe, ang tagal niya. Wala pa siyang resulta. Alam mo yung nakarinig ako ng ganito, true story to. Hindi ko papangalanan. No, pero para makita natin na mali, alam mo yung
May isang grupo ng mga magkakaibigan noong unang panahon. May isang grupo ng mga magkakaibigan. May nakita silang isang mentor. Grabe si Mets ganyan, no? Hindi na nag-upgrade. Naka-sports car pa din, hindi na nag-supercar. Ba't kaya hindi siya nag-supercar, no? Yung parang ang problema nila, buhay ng ibang tao. Eh yung mga nag-talk, 10K circle lang yung laman. 20K, hiyang-hiya naman yung mentor na pinag-uusapan nyo. Yung ang bilis yung mag-pinpoint sa iba. Ang bilis yung tingnan yung kamalian ng iba. Ang bilis yung tingnan ng nangyayari sa ibang tao. Pero hindi nyo nakikita yung sarili nyo. Tama? Yung kunwari, sasabihin mo yung isang tao. Kunwari, ito, may makita kang isang tao. Sasabihin mo, ang taba mo naman, Mets, para kang nananaba. Tingnan mo sa rin, namamahit ka ba? O ano? Tingnan mo rin muna. Sarili, baka namamahit ka naman. O kaya baka ganun ka pa rin. Diba? So, dapat daw, ang lumalabas sa bibig natin ay praises. Tama, sabi, kinreate daw ang ating bibig para maglabas ng praises. No? Ano ba ang mga nilalabas tuloy? Ano ba ang mga sinasabi nyo at lumalabas sa bibig nyo? Is it a curse? O mahilig ba kayong magmura? I'm not against sa nagmumura kasi may mga mabubuting tao din naman na nagmumura. Pero our body is really designed to praise daw. Okay, so ayun mga mens, no? Lahat ng ito, lahat ng nangyayari sa atin, boils back to you. Okay, to us, to me, to yourself. So instead na madown ka, normally madadown ka, pag uwi mo sa problems mo, tingnan mo yung sinabi ko kaninang gratitude of attitude. Kahit na wala pang nangyayari sa akin sa business, kunwari sa mga wala pang resulta, kahit na wala pang nangyayari sa akin sa business, at least ako, 10 years na sa I Am Worldwide. Kunwari lang, wala pang 10 years eh. Diba? Kasi yung iba, give up na. At least ikaw, wala man nangyayari sa'yo, pero nakakapit ka pa din. Tama? So, isang palakpak para sa mga kumakapit na matagal na. Diba? At mga mentors, ayan, ano ba to? Yan o, keep on, ano, your transformation, motivational video daw. Sige, wait lang. Panoorin muna natin tong video na to so that you will be inspired, okay? We human beings are the only creatures on the planet Earth that are born into a natural state of disorientation with our world. That is, while all other creatures are guided by instinct of which they're neither aware nor have the capacity to question, each of us, as human creatures, was given the godlike power to create his or her own life. And each of us does exactly that all the years of his or her life. Every day, we put in place actions and ideas that will determine the shape and substance of our tomorrows. Success or failure as a human being is not a matter of luck or circumstance or fate or the breaks or who you know or any of the other tiresome old myths and cliches by which the ignorant tend to excuse themselves. It's a matter of following a common sense paradigm of rules. So let me tell you this. We said to have an extraordinary life, you gotta have an extraordinary psychology, right? Extraordinary psychology means you gotta live in an extraordinary state. To be in an extraordinary state, you gotta condition your nervous system, your body, your physiology, and focus to be at their best. Then to do that, though, you can do that. Why doesn't everybody? Not because you can't. We all have the ability. It's because of our standards. You and I are responsible for our lives. You and I produce causes all day long, every day of our lives. The environment can only return to us a corresponding effect. That's why I say each of us determines the quality of his or her own life. We get back what we put out. We become what we think about. All of us are self-made, but only the successful will admit it. In order to be successful, you must be willing to do the things today others won't do in order to have the things tomorrow others won't have. Your mind is a machine. You must program yourself for success. There's more in you than you have been expressing. And I say to you, there's more in you right now that's represented in your bank account. There's more in you right now that's being reflected by your life right now. Your life is not a true reflection of your potential. You have greatness within you. You have the ability to do more than you can ever begin to imagine. That how people live their lives is a result of their state of mind. It has been said, you don't get in life what you want, you get in life what you are.
di ba? Parang tapos na. Our surroundings will always reflect us. And our environment is a mirror, often a merciless mirror, of ourselves. As soon as a person begins to change, his or her surroundings will change. And it works like this. Great attitude, great results. Good attitude, good results. Fair or average attitude, fair or average results. Poor attitude, poor results. And when you make the decision and identify that key area of your life that you need to make a radical change, things will begin to open up for you. In order for us to begin to break into that level of greatness that we have within ourselves, you have to make a conscious choice every day to expose your mind to positive messages. A person can be very efficient at his or her work, but if the corresponding excellent attitude isn't present, well, the person's a failure. A robot can do a great job, but only a human being can ennoble work with a great attitude, and by so doing, touch it with the magic of humanness, make it come alive and sing, make it truly worthwhile. That, my friend, makes the difference. Successful people come in all sizes, shapes, ages, and colors, and in widely varying degrees of intelligence and education, but they have one thing in common. They expect more good out of life than bad. They expect to succeed more often than they fail, and they do. Life is a fight for territory. And once you stop fighting for what you want, what you don't want will automatically take over. The second part of it, you got to repeat why you're doing it. Because you know what? Even your big goal says, I want to make $1 billion. I want to bring peace to the earth. Why? Because as soon as you come over the goal, all the obstacles show up. Unless you've got enough emotional drive to break through that, you're never going to discover what you take. But when you decide what's most important to you, your brain goes after it. Very often, you're getting what you're asking for. You're just not aware of how general you're asking. Clarity is power. The more clear you are about exactly what it is you want, the more your brain knows how to get there. As to luck, forget it. Luck is what happens when preparedness meets opportunity. And opportunity is there all the time. Don't try to run away from your troubles. Overcome them. Prevail right where you are. What we're really after is not escape from our perplexities and frustrations, but a triumph over them. And one of the best ways to accomplish that is to get on course and stay there. Restate and reaffirm your goal, the thing you want most to do, the place in life you want most to reach. Ayan. So, ang bottom line dun mga mens, no? Bottom line dun, the difference between the successful and not is that the successful is always looking at the bright side of life compared to unsuccessful, always looking at the negative side of life. So, everything that's happening to us, it's because of our actions and it's because of our attitude. Na if we are not that dedicated, then the results will not be as much. But if we are really dedicated, the result will be greater. So with that, mga mentors, I hope you learned something tonight. I hope I was able to deliver a learning this night. And eto mga mentors, no, hindi pa tayo tapos. Pakisabi, hindi pa tayo tapos! Hindi pa tayo tapos! Kasi marami tayong pasabog tonight. Okay?